Hi! Para sa inyo po. May sakit po ba si nanay? Isang taon po. Isang taon na ako, hindi na pala. So, what's up? Welcome back to my YouTube channel. It's your girl, Kabakpa. And for today's vlog, gagawin natin yung charity na kung sino man nakakalam ng video na yun sa sabi ni Kuya Jeff na di ba nagpenalty siya ng 10,000 dahil kada magbumura siya sa video niya, sa vlog niya is magpenalty siya ng 10,000. May video na may vlog hindi ko nakalam. So, magpenalty siya ting 5K ang usapan namin. So, sabi niya ako na lang daw mag-vlog. Ako na, bahala na daw ako kasi pagbibigyan ko yung 10,000 na yun. So, napili ko, nakapili sa dalawang vlog yung 10,000. So, ting 5K sa ngayon, tapos 5K sa susunod na vlog. So, napag-positionan ko na yung 5K sa tingin ko sa limang tao para madaming matulungan. No? So, sa limang tao, tigwa 1,000 sila worth of grocery. So, yeah, 1,000 worth of grocery. And nandito ako ngayon sa Walter Mart na subo na kakayanda. Dumitin sa akin. Dahil nag-vlog ako ng video. So, yan, mamimili na kami ng grocery. Let's go. Pamili na tayo at nakauwi na tayo. So, ito lahat yung napamili natin. Ang total niya is 4,588. So, meron pa ang sukuli na 422. No? So, papamili na lang natin yun ng tinapay bago natin ipamigay. So, ito yung mga napamili natin. Eh, baka bukas, yan, i-distribute na natin sila kapag may nakita na tayo ng pagbibigyan. Pero, isa pa lang yung target ko na pagbibigyan. So, maghahanap pa tayo ng iba. So, yan. Bukas na lang. So, ayun, what's up mga kapakpak? Itong video na ito is sinushoot ko pagkatap after two days siguro bago yung ano, actual na pamimili natin dahil tayo yung gabi-gabi na nga yun, no? Tapos is busy na tayo kaka-edit, no? So, ngayon na lang ulit natin ito. May shoot ngayon na lang natin ulit siya at may pamigay. And then, papakita ko muna sa inyo yung ano, yung resibo ng ating ipinamili. Ito siya. Ayan yung total ng ating pinamili. Ayan, 4,588. So, meron pa tayong sukli na 422. So, yung sukli na yun is ipapamili na lang natin. Bawat isang package, bawat isang tao is tigda dalawa ng tasty. So, 50 is ito. So, tigda 100 bawat isa kulang natin. So, tigda dalawa tasty ang idadagdag natin. So, ngayon is magpapak muna tayo ng ating ipinamili. Papakita ko sa inyo yung laman ng bawat isang package. Ay, da, kulang pa pala nagawa.
nung eco bag. Pero okay lang, mura lang naman eco bag. So, bawat isang package ay naglalaman ng isang, ano, ito, 5 kilos na bigas. So, tingko 5 kilo na bigas. Bawat isa, bali, lima yan. Lima-lima. Pare-parehas lang yung laman ng isang garbage mo. So, limang kilong bigas. Tapos, isang pack ng... Ay! Nabuksan. Isang pack ng pancit canton. Isang dosen ng kape. Tapos, isang pinapay. Rabisco ba cinnamon? Pag-isipin, malalaking lento. Tapos, gatas. And then, ano pa? Ito, sa kabila naman. Sa kabila kahon naman. Lapit ka konti. Parang isa na. Tsaka, ay. Pinakita ko naman pala doon sa video, no? Kung ano-ano pinamili natin. Pero parang mahihirapan. Tapos ito, isang pack ng spaghetti. Ano pa? 1.7 kilo. Kasama na yung soup. Sige, isang spaghetti package. And then, dalawang klase ng delata. So, tigda dalawa. Dalawang corn beef, tapos dalawang meatloaf. Tapos, ayun lang. Meron pa pala. Nasaan yung eco bag? Tapos, meron din tayong tig tatatlong alcohol. Yung dalawang malaki, tapos isang hindi spray. And, tigda dalawang toothbrush. So, ayun. Ipapak muna natin. So, yun mga kapakpak. Papakita ko muna sa inyo yung laman ng ating ipapamili. Lapit yan. Ito. Ayan. Nandiyan na sa loob yan. Napakna natin yan. Ayan. Tapos, itong limang kilong bigas. So, ang napili kong pagbigyan is yung isa naming kapitbahay. So, let's go. So, sabi ko sa kanya, Tita Pani. Tita Pani kasi tawag ko. Pero hindi ko siya kamag-anak. Sabi ko, Tita Pani, magbablog tayo. Hindi niya alam kung ano yung bablog namin. So, si Tita Pani nga pala is meron siyang... Hindi ko naman masabing problema sa pag-iisip. Pero may ano siya, ano ba tawag? Basta hindi okay yung kanyang mental health. So, sa ganitong paraan is makatulong tayo kahit konti. Tita Pani! Bilisan mo! Magbablog tayo! Ito si Tita Pani. Sabi ko kasi magbablog kami. Papasok! Hindi nila to sariling bahay. Sila lang nag-aano. Huwag na mabilis! Okay na yan! Dito na lang tayo sa labas! Tita Pani, ah, para sa'yo. Ay, salamat po. Rosary, sa limang kilong bigas. Salamat po, Joy. So, itarbini muna natin, Tita Pani. Baba mo, bigat. Yan. Pakilala natin si Tita Pani. Tita Pani, anong buong pangalan? Epipane Perez. Epipane Perez. Ayan, ano siya, nanay siya ng aking tropa, si Chacha. Tulog pa? Tulog pa. So, yan. Anong trabaho nyo? Housewife. Dito na siya sa bahay. Ang asawa niya? Mangingisla. Ayun. Walang sariling bangka? Meron. Nangingisla. So, yun. Mangingisla ang kanyang asawa. So, meron silang isang anak niya, tropa ko. Tapos, yun. Kaya, Tito Pani, ano na? Sa amin yan, galing ni Kuya Jeff, ni Japper. Ay, salamat. Happy kami dyan. Yan. Okay na. Thank you. Thank you. Hindi. Ano lang po? Wala nang iba? Madami-dami. Tignan mo, Tita Pani, kung anong mga laman. Ayan. Thank you, Joy. Thanks. Sabi mo sa sponsor mo. Happy kami dyan ni Kuya Jeff dahil penalty namin yan. Ayan, dalawang tasty. Tapos yan, mga... Biskuit, alcohol, dilata. Salamat po! Dito namin, Tito Pani. Thank you. Let's go! So yan, tapos na natin nabigyan ng ating first na ayuda. Ayan si
Gabong Gabito. Hey, what's up? Subscribe na kayo. Gabong Gabito. Nabigyan na natin si Tita Pani. Hindi na natin siya masyadong in-interview dahil nahihiya ako tsaka bagong gising siya. So, ang nanay na lang interview natin dahil hindi ko din naman masyadong alam yung details, no, na, ano, yung details. Di ba, ano, ano ba sa kata, Tita Pani? Ano nga ba yun? Sa utak. Basta may sakit siya sa utak. So, pag hindi siya nakakainom ng gamot na pampatulog, ano siya? Daldal na daldal, salita na salita. Kailangan niya na nagamot para siya makatulog kasi hindi talaga siya nakakatulog, di ba? Pero kailangan mo na siya mapacheck up bago resulta. Dati, tutulungan dapat siya ng mami, di ba? Yes. Ng mami ko. So, ano nangyari? Ay, pandemic noon, kahit kita na pandemic, hindi siya pwedeng mapacheck up dahil pandemic nga. So, kailangan talaga. Hindi pwede yung face-to-face. Oo, kailangan talaga face-to-face ang check-up sa kanya ngayon. Ipapa-check up dapat siya sa psychiatrist. So, yun, tutulungan dapat siya ng mami. So, hindi pwede yung face-to-face. So, dapat online. So, wala, ano nangyari? Ba't hindi napa-check up? Ay, hindi nga pwede. Dahil ano nga eh, ang gusto ay ano, face-to-face na check-up. Kailangan mo nang ma-check up bago maresetahan ng gamot. Meron na siyang reseta ng gamot dati. Wala. Pero hindi kanya yun. Ah, hindi pala kanya. Nanghihiram lang siya ng reseta. Nanghihiram lang siya ng reseta, tapos, yun. Kasi ang ininom niyang gamot ay parang hindi na tama sa kanya dosage. Kaya kailangan bagong reseta. So, ayun yung sabi Tita Pani. Kaya natin siya, kahit sa ganung paraan, matulungan natin siya kahit papaano. So, yun, kaya napili natin siya sa isa sa pag-ibigyan natin. So, next target. Thank you. Thank you. So, ang next naman na pagbibigyan natin is ang lola. Hindi ko talaga siya lola. Nanay siya ng Tatay Lando. Ang Tatay Lando is tito ko lang siya. Kaya ako naman siya naging tito dahil asawa ng tita ko. So, basta hindi ko siya kamag-anak talaga. Pero since bata pa ako, dito ako nakatira sa mga Tatay Lando. So, yun, pag... Siyempre, ngayon lang naman tayo nakaluwag-luwag nung nagkatrabaho tayo. Pero nung bata tayo, yan, dyan kami nakadepende sa mga lola, sa nanay ng Tatay Lando. So, let's go. So, surprise natin siya. La! Hi! Para sa inyo! Thank you! Galing yan sa mini Jopper, ati kami dyan. Thank you! Maraming salamat! So, yung iba natin, lumapit ka. So, yung iba natin pinagbibigyan is mga malalapit sa atin, no? Dahil, paniniwala ko kasi bago ka tumulong sa iba, tumulong ka muna sa mga kamag-anak. Salamat! Baka mag-iyakan pa tayo, tara na! Tama na, tiyak na! So, next naman. So, next naman natin is si... Pakilala po kayo. Ano po ang pangalan niyo po? Ate Marisa Perez. Yan, si Ate Marisa. So, kapatid po ba kayo ng Tita Pani? Hipag. Ah, hipag siya ng Tita Pani. So, siya naman yung next na pagbibigyan natin. Oh, yung uwi po yan sa asawa. Saan po ba kayo na tigil? Dasma. Sa Dasma pa pala sila. So, nabisita-bisita lang siya dito. Sa kapatid. Papagamot na ako po. So, ito po, para sa inyo po. Salamat. Galing po sa amin ni Jopper. Thank you. So, yan, next. Salamat. Malaking puno. So, yun, binigyan natin si Ate Marisa. Hindi na natin siya in-interview dahil naiya ako. Ang nanay na lang ulit i-interview natin. Sasabihin natin. May binigyan namin ng Ate Marisa. So, siya i-interview natin dahil siya yung marites dito. Alam niya ang buong nangyayari sa buong bukana. Kahino? Ang Ate Marisa, binigyan namin. Hi, ano siya? Ang naging asawa niya ay taga Cavite, pero hindi puro Tagalog yata yun. Tapos, pagpupunta niya dito, is nangihingi siya sa mga pamangkin, ganyan. Kasi dati nag-abroad siya. Ay, sorry po sa ano, ha? Ano tawag dito? Ay, parang ano po, may... Wait lang, tinanong ko muna siya kung pwede siya i-vlog, kung pwede siya ganito bago dati siya bigyan. So, okay lang naman. Tumayot siya. So, yeah. Ano siya? May parang may diferensya din po siya sa ulo, ganyan. Yung parang kulang din siya sa tulog. Ay hindi po namin alam kung anong history. Kaya hindi po naman pwedeng
baka maano kami matawag dito, lumampas. So ayun, so in short, meron din siyang hindi din okay ang kanyang mental health katulad ni Tita Fanny. So binigyan nga natin si Tita Fanny, sabi niya si nandiyan din daw ang Ate Marisa. So sakto habang nagbibigay tayo sa lola, binigyan ni lola. Habang binibigyan ko lola, so, inihingi niya yung kapatid niya, ang mga titita. Kapatid niya ba, titita? Yun, ang inihingi niya yung kapatid niya. So sabi niya nga, ayun ang bigyan ko. So imbis na yung kapatid niya bibigyan natin, siya na lang yung binigyan natin dahil parang mas kailangan niya. So, ayun. Nakatatlo na tayo. Mission accomplished. So yun mga kapakpak, ang susunod naman natin na bibigyan ay taga Malapad na ba to. So sobrang layo niya, no? And on the way na kami doon. So let's go! Nan talaga kaso ginagawa siya. So dito kami dadaan sa may tulay sa taas. Kaya may tulay dito kasi yeah, may ilog diyan, no? Bumabaha siya pag tag-ulan. Tumataas yung tubig. Right. Nandito na tayo sa Malapad na Bato and ito, dala-dala na namin yung ibibigay natin. Ito, dalang TCM dito ako sakay. And share ko nga pala, ito yung bago kong motor. Pero hindi siya cash. Ano na siya? Hulugan, motorcycle loan. So, 3-2 siya. 3-2 per month and 2 years to pay. So, share ko lang. So, hindi ko na siya na-vlog. Nakalimutan ko na. So, let's go. Medyo maputi ang daan kasi umuulan-ulan ngayon kasi may low pressure area kaya laging umuulan tuwing tuwing hapon sa kagabi. So yan, medyo maputi-puti ang daan pero ngayon hindi pa naman siya umuulan ngayon maghapon kaya goods pa. Wow! So ayan mga layo-layo pa yung lalakarin natin. Siya yung napili kong pagbigyan natin kasi ayan, tignan nyo naman kung gano'ng kalayo yung bahay niya. Tapos, papakita ko sa inyo yung bahay nila. And, ilan ba anak na? Lima. Limang anak niya. So, let's go. Ganda dito guys, oh. Wow. Plus yung bigat pa ng dala namin. Oh, dandaan, madulas. And pag ano, pag malakas yung ulan, yung hindi talaga tumitigil is hindi yata makakadaan dito, no? Mahirap. Kasi yan, oh. Ilog yan, parang ilog. Ilat. Ang putik dito. Dandaan. Madulas pa yung mga bato. Yung puro bato kasi yan, na madudulas na bato, puro malumot kasi yan, oh. Yan, dulas. Huwag mong patayin
Ang bigat pa ng dala. Yeah, ginusto nyo ni Kuya Jeff yan eh. Dito kaya? Ginusto ko kasi dito pa ako pumunta. Tao po, ayuda! May aso! May aso! Hindi yan! Retreat! So, siya muna po unahin natin dahil may aso. Go! So, pwede po ba pumasok? Pwede po! Ito po yung kanilang bahay. Ano po? Magandang hapon po. May dala po kaming ayuda. Ito po. Ito pa. Yung bigas. Galing po sa amin ni Gapper. Yan. Hello po. Pakilala po kayo. Ako ay si Mary Lord Benitez, aka Noy. Yan. Si Ate Noy po. So, siya po yung napili natin sa isa sa ating pagbibigyan. Pwede po bang ma-house tour kayo? Pakita namin sa inyo guys yung bahay nila. Ayun. Ayun yung kanilang kalon. Oh. Tapos ito yung lamesa nila. Merong kit na bata dito. Tapos yun, doon ang kwarto nila. Di na tayo papasok sa loob. Dito na lang tayo sa labas. Okay. So, ito po. Galing po kay ano. Happy po kami ni Jopper. Tapos ito yung asawa po niya. Ito yung tatay niya. Hello po. Pwede po ba kayo ma-interview? Saglit lang po. Pwede daw. Ano pong pangalan niyo po? Jonathan Mirita. Si Kuya Jonathan. Ano pong trabaho niyo po? Panday. Oh, siya ay nagpapanday. Kayo po ay housewife po, no? Opo. So, yan. Thank you, Jopper Sniper! Yan. Thank you daw Kuya Jeff sa ayuda. Yes, alright. So, ayun, kami paalis na dahil hinatid lang namin yun dahil paggabi na. So, bye-bye po. Alisa po kami. Bye-bye. Bye-bye. Alisa po kami. Bye-bye. So, ayun mga kapakpak, pauwi na tayo. Eh, meron na tayo na isa na hindi pa na bibigyan. So, tatanong ko sa Tatay Lando kung kanino pa hindi bibigay, no? Dahil may sinadjust siyang isa and yun, hindi na natin siya masyado na interview kasi hindi sila siguro sanay sa ano, diba, sa vlog, sa video. Na, parang hindi sila masyado sanay sa video kaya hindi ko sila masyado na interview, medyo nahihiya pa. So, let's go po, uwi na kami. So, yun mga kapakpak, habang kami pa uwi na galing doon sa malapad ng bato, meron akong nakita si Tatay nasa, ano siya, nasa tabi kasada siya. And sinubukan namin siya kausapin kasi sabi niya, ganun daw. So, ibig sabihin, hindi siya nakakarinig. Pero may tinuturo siya ng daan. Baka siguro doon siya nakatira. So, ang hindi natin siya may interview. And hindi ko na din siya ipapakita yung mukha niya. Pero, bibihan namin siya kung magkano lang yung maabot na mabibihan natin dito sa phone. So, let's go.
alam natin, walang alcohol, so paano ito bitin ni tatay? So, let's go. So, mga kapakpak, hindi na natin kukuhanan ng video si tatay na malapot. So, bibigyan na lang natin ito kay tatay. Tay, para sa inyo po. Pa. Tatay, initignan niya yung mga bigay natin. So, let's go na. Huwag na natin siya din pakita sa tatay. So, yun, what's up mga kapakpak? Ginabi na tayo, no? And ang panghuling bibigyan natin is yung lola ng kaibigan niya. Dahil narekomenda yun ni Cajon, so yun, sabi ko, tay, may anak ko ba na pagbibigyan natin ng mga grocery? Sabi, yun daw, dahil ano daw yun, lumpo? So, yun, let's go. Puntahan natin. So, hindi nyo na makita ang daanan, no? So, baha po dito sa dadaanan natin. And dito pala yun. Looban pala and maputik dahil umuulan. So, yun mga kapakpak, nandito na po tayo. And ito po yung bahay ng ating pagbibigyan. So, let's go. Aka na. Tao po. Mga abala lang po saglit. Hello po. Ito po, konti lang po ito. Ano, konting grocery lang po. Pato po. Sige po, dito na lang po. Pwede pong matanong, ano po pangalan niya? Anita de la Vega. Si Ate Anita po. Ayan po, galing po sa amin ni Japper. Hati po kami dyan. Ayun po kuya, ano pong pangalan niya? Joseph de la Vega. May sakit po ba si nanay? Ano isang po? Taon po. Isang taon na ako hindi nakakalakad. Hindi daw po nakakalakad si nanay. Ano daw po kayang dahilan? Pag ako ganito po dito. Maga po sa may bewang po. Sa tiyan po nalaki. Nalaki daw po tiyan niya. Nalaki. Wala sa'yo. So, ito po. Ito lang po. Pasensya na po. Ito lang po na kaya na namin. Po. Una na po kami. Salamat. Thank you po. Salamat, Toy. Ito hindi na binigyan. Alay! Oo. Binigyan lang namin na rin yung goods na muna na tsaka naglakad. Bigla nakalakad? Bigla nakatayo? Sa halagang 1,000... Nagtatunan lang na agad. Joke lang po. Ihabol ko nga pala yung ipinigay namin doon sa matandang na nakita namin sa kalsada. Ito po pala yung resibo na aming ipinamili. Ito po. Worth of... Oops. Focus. Yeah, worth of 775. Ayun yung JHO, 225. So, meron pa tayong 225 plus 4,000. So, bali, meron pa tayong 4,225 na hindi pa na ipapamigay, no? So... Ayan, bali na pamigay na natin yung limang groceries sa limang tao. So, yan. Ayan, in behalf of Kuya Jeff, hati kami sa lahat ng pinamimigay natin. So, yan, bye-bye! Thank you for watching!